Magandang araw mga kagulay. Welcome back sa akin channel. Greggy Farmer nga po pala ulit to. Bali, ngayong araw na to mga kagulay, mag-harvest naman tayo dito sa sitaw. Bali, pangatlong harvest na to mga kagulay. Nung pangalawang harvest mga kagulay, hindi ko siya nagawa ng video. Gawa ng busy-busy nga. Gawa na yung asawa ko lang nag-harvest dito. Tapos doon ako sa sili nagdidilig mga kagulay. Kaya hindi ko siya nagawa ng video. Bali, itong araw na to mga kagulay, pangatlo siya. Third harvest. Kaya kung mapapansin nyo mga kagulay, marami na siyang bulaklak talaga. Ayan. Marami na siyang mga bulaklak mga kagulay. Tsaka na-control na rin natin yung uod nya. Pero i-spray pa rin natin to kahit na walang uod para pang ano lang. Pagdepensa mga kagulay pagkatapos nitong harvestin. Ayan, marami siyang mga pangalan nito. Bulaklak na panibago mga kagulay. Ayan siya. Bali dito, hindi pa ito na-harvestan mga kagulay yan. Ayan ang natin mga kagulay. Oh. Madali nga lang siyang lumaki yung mga bunga niya kasi umuulan. Ulan tapos init. Ayan mga kagulay. Tsaka update ko na rin kayo dito sa mga kagulay. Dito sa ating okra. Yun nga, nakaka-recover na ang ating okra mga kagulay. Ayan. Yan ang ating okra. Ayan na siya mga kagulay. Tapos na hulipan na yung yung okra na hindi tumubo mga kagulay. Yan na yung mga nahuli. Ayan. Marami kasi hindi nga tumubo dito. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo na nakaraan mga kagulay na napabayaan ko tong okra kasi nakatulong talaga dun sa sili. Kasi yun yung malaki ang gastos mga kagulay. Pero ngayon na na siya, nadiligan tapos nahulipan na siya. Yung mga hindi tumubo na na siya mga kagulay. May papakita ko lahat ng okra sa inyo mga kagulay dito. Yan, tumubo na siya. Dito, ay halos lahat tumubo naman dito sa baba mga kagulay. Kaya maganda na rin tingnan dito. Ayan ang ating okra. Kumbaga, itong video na to, tungkol doon sa pag-harvest ng sitaw, pero isingit ko na lang din to. Kasi baka mamaya, hindi ko na naman magawa ng video. Baka may maghanap ng update dito sa okra. Ayan ang ating okra mga kagulay. Ayan, matataba na rin yung puno. Ayan. Ayan, may mga bulaklak na rin masya mga kagulay. Ayan siya. Mga bulaklak na. Kung mapapansin nyo, maambon ngayon dito sa amin. Kahapon pa na umulan dito sa amin kaso pag ulan niya umulan lang ng hindi naman ganong kalakas at tapos ngayon tinutuloy niya mga kagulay kung naririnig niyo siguro yung patak niya sa plastic mulch awan ko kung naririnig niyo maambon pa rin kaya mag-harvest muna kami dito sa sitaw kasi alas 5 kailangan may atid na namin ng alas 7 kasi kailangan ng buyer so yan yung update din dito sa ating okrahan. Tapos dito nga, mag-harvest kami ng ng sitaw. Ah, maraming ma-harvest dito sa sitaw. Sana umabot na 'to ng Kasi pangatlong harvest na mga kagulay. Yan yung mga bunga niya mga kagulay oh. Sud-sud diyan. Kapag tinitingnan niyo sa mga layo para wala siyang bunga, pero pag lalapitan niyo, yan yung mga bunga niya. Ayan, magkatabi yung mga bunga niya mga kagulay. Ayan. Ayan ang mga bunga niya oh. Ayan. Ayan, mga bunga mga kagulay. Yung mga unang bunga niya na marabis ngayon, meron pang mga butas kasi yun yung nauna na dinali ng Ayan o, dito mabutas niya. Dinali ng uod, pero na-control na natin. Na-ispiran nga natin ng ng Optimax. At saka naisingit natin yung pre-baton na yung sinasabi kong sobra. Nung nakaraan, na paggamit ko ng pre-baton may sobra. Ayan o, may mga bunga na talaga siya mga kagulay. Ayan. Tapos kung bulaklak lang niya, yan, dami ng bulaklak mga kagulay. Ayan ang mga bulaklak niya. So hanggang dito muna ako mga kagulay. Tutulungan ko muna yung asawa ko mag-harvest kasi umaambon na. Gawa ng yahatid nga ng maga. Ayan mga kagulay oh. Mga bulaklak niya. Ayan. So balik na lang ako mamaya mga kagulay. Update ko kayo kung ilang kilo lahat. Para malaman nyo rin. Hello mga kagulay, welcome back sa akin channel uli. Ito nga, tapos nang harvestin mga kagulay. Ito na siya mga kagulay. Oh. Yan. Pero di pa siya nakikilo mga kagulay. Nagmamadali kasi yung buyer.
Doon na lang kikiluin siguro mga kagulay. Ayan. Saka kung mapapansin nyo yung reject niya mga kagulay. Ayan. Yung mga may uod sa gitna at saka yung ano. Yung medyo magulang na. Yung hindi nakikita. Saka ginaganito na ng asawa ko mga kagulay. Ano, kasi binibenta pa rin to sa ganito. Ganito yung sa palengke mga kagulay. Kung baga yung may uod sa gitna. Gaganituin na kagad. Sabay ay sasama ko dito na i-deliver kasi binibili rin yung ganito kasi ano yung sari-sari dun sa palengke mga kagulay kaya sabi naman ng buyer ko isama ko na lang daw yan yung ano kung magaganituhin na nga lang daw para ano hindi masayang ibenta rin sa kanya mga kagulay kaya walang tapon mga kagulay wala siyang tapon hindi ko alam kung ilang kilo lang to mga kagulay at saka kagapon pala mga kagulay mga alas 3:30 nag-harvest kami ng ano ng sili, hindi pa natapos, hindi pa nga nakalahati mga gulay, ito yung harvest namin. Ayan. Ito yung harvest namin ng sili mga gulay, hindi pa siya nakalahati. Doon pa lang yun sa ibabaw mga kagulay. Eh, hindi ko rin maano to kung ilang kilo to at saka marami pa kasi na-harvestin mga kagulay. Ayan. Kumbaga sinabay na dito, yung talong mamaya-maya pa-harvestin mga gulay, hindi ko na rin ma-update gawa ng yun nga, nag-request nga yung buyer na unahin tong sitaw. Kasi may mga ano na, may bibili na bandang mga alas 7:30 mang ganun, dumarating na yung bumibili sa kanya ng ano, maramihan. Kaya ito ba, parang isang tao lang may-ari na ito sa kanya. Kaya pinapadeliver niya kagad. Saka marami na rin sitaw ngayon dito mga ulay, kumbaga bumaba na rin presyo niya. Kasi nga tag-init-init, yun nga marami na kakapagtanim. Kaya medyo bumaba na yung sitaw dito sa amin. Ayan. So, ayun mga kagulay. Hindi ko na kayo ma-update dun sa talong. Kasi mag-harvest din kami ngayon ng talong. Kasi laging sabay yan. Ito, every 2 days. Ibig sabihin, kapag ngayon, Sabado, Lunes, harvest na naman. Tapos bilang ulit ng dalawa, Merkulis harvest na naman. Sasabay ulit dun sa dito sa sili at saka doon sa talong doon mga kagulay kasi every 2 days tong sitaw natin mga kagulay kaya kung mapapansin nyo may sili tayo ngayon kasi ang ginagawa ko kasi halos nagsasabay-sabay lahat ko kapag ano yung kadapat na araw ito lang ang hindi kaya ang ginagawa ko inuuna ko yung sili harbisin ng hapon eh kaso di ba nga umulan kahapon mga kagulay kaya hindi siya natapos mga alas 4:30 yata umulan. Eh, dalawa lang naman kami nag-harvest ng kasawa ko. Eh, nagdilig pa ako. Tinigil ko nga yung pagdidilig para, ano, makakatulong sa pag-harvest ng sili. Kaya, hindi nadiligan pero umulan naman. Kaya, okay lang din naman mga kagulay. Kaya, mamaya-maya, mag-harvest pa rin kami ng sili. At saka talong mga kagulay. So, hanggang dito na lang ako mga kagulay. Sa bago pa lang sa munting channel ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at click nyo na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa aking pagtatanim ng mga iba't ibang klaseng gulay. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po sa ating lahat.